Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Purihin po ang Panginoon. A blessed morning sa ating pong mga ka-daylight. Ako po si Pastor Nelson Santos ng Jesus is Lord Church, Giginto. And let us start your day right sa pamagitan po ng panalangin, pasasalamat, pag-asa, at sa salita po ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing umaga, alas 8 po sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po ito sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. At ngayong oras na ito, bago po ako magbahagi po sa inyo ng mensahe po ng Diyos na inilagay ng Diyos sa puso ko, ay samahan niyo po ako sa isang panalangin, mga kapatid. Tayo po yung muko at umikit, at tayo po dumako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na sumasalangit, ngayong oras na ito, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan. Kasalanan aming pong nagawa, sinadyaman o hindi sinasadya. At sa oras na ito, idamit niyo po sa amin ang damit ng katuwiran at kabanalan ng aming pong Panginoon Jesus. At hiniling ko po na kami po isamahan mo at pangunahan ngayong oras na ito habang kami patuloy na nag-aaral ng iyong buhay at makapangyari yung mga salita, ay patuloy na maramdaman po namin ang iyong presensya at wala pong ibang maitaas at walang ibang maparangalan sa aming pong kalagitnaan maliban sa inyong pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Salamat po. Tinitiwala po namin sa inyong lahat ng ito at misang pa ay tanggapin po ninyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. God bless you po, at ngayong umaga po ito, ihanda po natin ang ating puso at kaisipan sa pakinig ng salita po ng Diyos. Kayong lahat na nanonood at sumusubaybay sa programang pong ito ng Daylight Devotion, ay patuloy po kayong makinig upang maranasan po ninyo ang napakayamang biyaya at pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Ngayong oras na ito, ay gusto ko lang pong ibahagi po sa inyo ang mensaheng ito about divine healing. The possibility of divine healing or the possibleness of divine healing. Sabi sabihin, ang kagalingan na ipinagkakaloob po ng Diyos ay posible na ito po'y maranasan ng lahat. Ang kinakailangan lang ay ma-develop po sa atin ang tunay na pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. Dahil nga po ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, "For it is impossible to please God without faith." Imposible daw po na ang Diyos ay malugod sa atin kung tayo ay walang pananampalataya. It is a must for everyone. It is a must sa lahat ng lumalapit sa Kanya na mayroong pananampalataya ang bawat tao na dumudulog at lumalapit sa ating pong Panginoong Jesus.
Dito po sa Mark chapter 5, beginning verse 25 to 26, ang sabi riyan, there among the people was a woman who had been bleeding for the past 12 years. She had suffered very much, and many doctors had tried to help her, and all the money she had was spent. But she was not improving. In fact, her sickness was getting worse. But in verse 27, the woman heard about Jesus. So she followed him with the other people and touched his coat. She thought, if I can just touch his clothes, that will be enough to heal me. And in verse 29, and as soon as she touched his coat, her bleeding stopped. She felt that her body was healed from all the suffering. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Ano po ang sinasabi po rito ng Biblia patungkol po sa babaeng ito? What is the condition of this woman? Ang sabi po rito, the woman who had been bleeding for the past 12 years. Ang sabi po ng Biblia, ang babae po ito ay inaagasan po siya ng dugo sa loob ng 12 taon or 12 years. Umaagas ang dugo sa kanyang katawan. Kaya sabi ng number 2, she had suffered very much. Talagang siya ho ay nahirapan ng gusto. At ang pangatlo, many doctors had tried to help her. Marami daw pong mga doktor ang sinubukang tulungan siya. So, ibig sabihin eh, even ang mga doktor ay talagang naghangad na matulungan ang babaeng ito. At ang sago number 4, all the money she had was spent. Yung pera po na naipon ng babaeng ito ay halos naubos na. Wala nang natira halos. Pero kung sabi dyan, but she was not improving. In fact, her sickness was getting worse. Nakita mo natin na ginawan po ng mga doktor ang lahat ng kaparaanan, and even ang babaeng ito ay inubos niya halos ang kanyang pera upang makaranas siya ng kagalingan sa kanyang sakit na dinaramdam. Ang sabi rito, but she was not improving. She was not improving. Hindi ho bumuti ang kanyang kalagayan. Hindi ho naging maayos ang kanyang sitwasyon. In fact, sabi rito, her sickness was getting worse. Instead na bumuti ang kanyang kalagayan, ang kanyang sakit na ito ay lalong naging grabe. Ito ang kondisyon ng babae. For 12 years, inaagasan siya ng dugo. She had suffered very much. Many doctors had tried to help her, and all the money she had was spent. But sad to say, ang sabi riyan, but she was not improving. In fact, her sickness was getting worse. Lalong lumubha ang kanyang kalagayan, yung sakit na inaasahang bubuti ay lalong naging masama. Napasama, naging grabe.
mga magulang, mga kapatid, ang tanong, meron pa bang pag-asa ang babaeng ito upang makaahon sa pagkakaalipin sa kanya ng sakit at karamdamang kumokontrol sa kanyang katawan? Is there hope for this woman? Meron po bang pag-asa para sa babaeng ito? Of course, yes. Meron. Bakit ito? At ito ho ang sabi rito, paano tayo makakatanggap ng kagalingan katulad ng babaeng ito na inaagasan ng dugo for 12 years? Paano ka gagaling kung ikaw ay may sakit at karamdaman? Paano natin maranasan ang kagalingan nagmumula sa Diyos? Makita natin ang babaeng ito. Ang sabi rito, this woman heard about Jesus Christ. Ito yung unang bagay na nagbigay ng panibagong sigla at pag-asa sa babaeng ito. At lalong lumakas ang kanyang pananampalataya na siya po ay gagaling. When she heard about Jesus Christ, nung marinig niya ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, makita natin ang babaeng ito ay she was so desperate. Talagang desperate na siya. Imaginin po natin ang kanyang nasa isip nung siya po ay lalapit sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Mahawakan ko lang ang kanyang damit. Ako ay gagaling, tiyak 100%. Sa isip po ng babaeng ito, ang kagalingan ay dadaloy sa kanyang katawan. Desperada na eh. Saan eh, yung kanyang pananampalataya ay gay na lang. At yung kanyang pagiging desperate sa sitwasyong kanyang dinaranas ay nilakipan niya ng act of faith. Kaya sabi nito, she actualized her faith to the Lord Jesus Christ. Kaya ho, ang sabi ng Biblia, nung magawa po niya yung kanyang nakikita na mangyayari sa kanya, nung magawa niyang makalapit sa Panginoong Hesus at mahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus, ang babae pong ito ay gumaling. Kaya sabi rito, when she got healed, she came and bowed down at the feet of Jesus. Nung gumaling naman siya, ang ginawa po ng babae ito, dahil hinahanap nga ni Jesus, eh, sino yung humipo ng damit ko eh. Dahil naramdaman ng Panginoon Jesus, nung mahawakan ng babaeng ito ang laylayan ng kanyang damit, ay mayroong kapangyarihan lumabas sa kanyang katawan. Mayroong kapangyarihan lumabas sa katawan ni Jesus. Kaya hinanap niya, hindi tumigil si Jesus hanggat hindi nakikita kung sino ang babaeng o kung sino yung humawak ng laylayan ng kanyang damit.
Kaya ang babae po nito buong tapang na inamin. Kaya ang sabi rito, umamin siya sa harapan ng Panginoon sa sayo. Kaya ang sabi rito, when she got healed, she came and bowed down at the feet of Jesus. At ang panglima sabi rito, and she testified what the Lord had done to her. Sa harapan ni Jesus ay ipinatotoo niya. At alam ko pong dahil maraming tao din sa paligid, narinig nila yung sinabi ng babaeng ito. Nag-testify siya kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa kanya nung mga oras na yon. Mga magulang, mga kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos ng himala. Walang imposible sa Diyos. Naalala ko po nung ako'y na-COVID, alam niyo po, ang inyo pong lingkod ay naging biktima ng COVID-19 na ito. At ako ho ay nakumpay dahil severe ho yung COVID na tumama sa akin. Konting kilos lang. Humihingal ho. Gusto kong umawit sa Panginoon. Hindi ko magawang umawit dahil nga ho, hinihingal ako eh. Hindi ko gusto kong magpuri at sumamba sa Diyos. Hindi ko magawa. Na ang gusto ko, umawit ng umawit, hindi ko magawa. Dahil nga ho, nakita ko kapag pala mahina ang aking katawan, eh napakahirap na gawin ang mga bagay na gusto ng ating Panginoong Jesus. That's why kalooban po ng Diyos na ang ating katawang ito ay makaranas ng himala ng kagalingan. Kaya sabi ng 3 John 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as your soul prospers. Nung pinakobig, kala ko, wala nang pag-asa na ako po ay gumaling. Kaya ho, 2 days ako na nakukumpain sa hospital. Walang pagbabago. Pakiramdam ko ay parang unti-unting na uupos ang aking lakas. Naanimoy sigarilyong nauupos. Nauubos ang aking lakas. At yung pag-asa kong gumaling ay parang lumalabo nung panahon yun. Kaya plano nga ng nila Sir Romel nung oras na yon, tinawagan ako, gusto ba ikaw pastor na ilipat ka namin sa ng ibang hospital? Eh kung ano ho ako yung mga kabuti sa akin, eh willing ho ako. Kaysa mo po mag-stay ako rito nang walang nangyayari. E akala ko ho, nung time na yon ay mangyayari po na malilipat ako ng hospital. Pero hindi po nangyayari. At bago po natulog ng gabing yon, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, bahala na po kayo sa akin. Bahala na po kayo. Ano man ang mangyari sa akin.
alam niyo po ba? Talaga hong ang divine healing ay kalooban po ng Diyos to. Dahil madaling araw na yon, around 2:30 a.m. in the morning. Very early in the morning, around 2:30 a.m. Nagising nga po yun hong oxygen na nakalagay po sa aking ilong ay natanggal at naroon sa aking dibdib. Nagulat ako, ba't na dito to? At ang pakiramdam ko po ay talagang gumaan ang aking pakiramdam. Nawala po yung bigat na aking naramdaman nung una. At sinubukan ko po na huminga ng paulit-ulit. Nagawa ko po ang bagay na yun. Kaya po ay halos umiiyak nung oras na yon. At ginising ko po ang aking misis na nagbabantay sa akin at sabi ko, Ma, listen, binisita tayo ng Holy Spirit sa lugar, sa ating sa room natin, at ako ay pinagaling ng Diyos. Ito po, sinubukan kong mag-inhale, exhale. Nagawa ko paulit-ulit. At ipinakita ko sa kanya na yung dati ko hindi nagagawa, na naglakad doon ako na mabilis, pabalik-balik. Nagawa ko po. At ito po'y dahil po sa himala ng Diyos. Kaya ang divine healing, ito ho ay kalooban ng Diyos. Sa Diyos nagmumula ang kagaling, siya po ang ating dakilang manggagamot. Kaya kung tayo ay may sakit, kung kayo po ay may sakit at karamdaman, anuman ang inyong sitwasyon, anuman ang inyong kalagayan sa mga oras na ito, magtiwala lang po kayo sa Panginoon. Ang Diyos po ay napaka makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Kung tayo po ay totohanang mananalig at mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ngayong oras na ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Gusto na pong ipanalangin ang bawat isa po sa inyo. And please agree with me. Sa isang simpleng panalangin ay ipakita niyo po sa Diyos ang inyong tunay na pananampalataya. Kung kayo may sakit, anuman ang inyong kalagayan, anuman ang inyong problema, magtiwala po kayo sa Diyos. Sa Diyos ay walang imposible. Kung ako po ay pinaranas niya ng kagalingan sa COVID-19, kayo din po, anuman po ang inyong sakit, hindi man yung COVID, o anuman ang sakit, karamdaman inyong binabata, magtiwala po kayo sa Panginoon. Ang Diyos po ay napaka makapangyarihan. Sukdulan ang Kanyang kapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Ang kinakailangan lang ay magkaroon ka ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng mga anak mo na ngayong umagang ito nanonood sa programang ito ng Daylight Devotion. Lord, abutin mo sila ng inyong kapangyarihan. Anuman ang kanilang sakit at karamdaman, anuman ang problema at pagsubok na kanilang pinagdaraanan sa mga panahon ito, patunayan mo na ikaw'y Diyos na napaka makapangyarihan at walang bagay na imposible
sa iyo, Dakilang Diyos. Kaya Panginoon, ang aking pundalangin, patuloy kang kumilos, gumawa ng wala at iparanas mo sa lahat ng inyong mga anak ang isang tunay na matagumpay, pinagpala at masaganang buhay na nanggagaling po sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hanggang sa muli po, ako po si Pastor Nelson ng J.I.L. Liginto. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion tuwing umaga. God bless you and more Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotions.